Hi guys! So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayon tuturuan ko kayo ng easy way kung paano makagawa ng online-based game na instructional materials na gamit lamang ang ating internet connection. So, first, i-introduce ko muna sa inyo kung ano ba itong wordwall.net. So, first, ang kailangan natin gawin ay pumunta po tayo sa Google Chrome. And i-type natin yung word wall. So, eto po siya. Ito yung first yung HTTPS na wordwall.net. So, pwede nyo siyang i-click. So, kahit wala ka ditong account, pwede mo siyang magamit. Magamit mo yung mga ready-made online-based activities dito na games, quizzes. Ang kailangan mo lang po natin gawin ay mag-click ng topic na gusto natin. Like for example, gusto natin magpa-game sa mga bata about the types o symbiotic relationship. Like for example, itatype nyo lang po yung pinaka-topic na gusto nyo, relationship, and then search. So, ayan po. Meron po ditong iba't ibang uri ng activities na pwede nyo na siyang magamit. So, kahit wala pa po kayong account. Kailangan lang po, syempre, ay meron po kayong internet connection. So, at my case po, ginagamit ko to sa grade 7 and very effective po siya. And, ang gamit ko lamang po ay internet. So, naglo-load lang po ako good for 1 week. Halimbawa ay 90 pesos. Pero, gagamit ko na po siya sa 5 kong klase. For good for 5 days. So, eto po, makikita nyo kung paano siya nilalaro. Pwede nyo siyang ipalaro sa mga bata. So, bahala po kayong mamili kung ano po yung mga gusto dyan. Marami siyang template. So, yan po yung available sa community. So, hindi lang po science. Meron din po ditong math. Meron din pong English. So, ayan po. Madami po yan. Depende po kung ano po nga yung topic na gusto nyo. Kung gusto niyo naman pong gumawa ng sarili niyo, ang disadvantage po kasi ng ready-made na mga activities, since ito po ay available sa Google, madali po siyang na-access ng mga bata. Ngayon, kung gusto niyo pong maging personalized yung activity, pwedeng kayo na mismo ang gumawa ng sarili niyong games and activity sheets. Katulad po ng sabi ko, kung wala po kayong account dito, pwede po kayong makagawa ng sarili ninyong games, kaya lang limited lang po. Parang 5 resources lang ang pwede ninyong gawin. Not unlike kung meron ka, kung nakasubscribe ka sa wordwall.net. Okay. So, ako po ay nakapag-sign in na dito. Nag-sign up lang po ako gamit ang aking Google account. Pero sa case nyo po, kung wala pa po kayong account dito, so tuturuan ko po kayo kung paano. So, yun po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa. So, halimbawa po, wala pa po kayong account, pwede po kayo dito munang pumunta sa sign up. Then, pwede nyo pong gamitin yung Google nyo, sign in with your Google, or email address. So, in my case po, ang ginamit ko po dun sa isa kong account ay Google account ko. So, ayan po. Kaya nalabas pa rin po yung isa kong yung account dito. So, pwede po kayong mag-upgrade. So, pag nag-upgrade po kayo dyan, ito po yung account na ginamit ko. Makikita niyo po yan sa my profile page. Ayan, teacher.
And then, so wala pa po, no? Pag ginamit yung Google account nyo. So, pwede kayong mag-upgrade. Ito po siya, pwede siyang i-click. Pero pwede muna tayong tumingin dito sa may activities. So, makikita nyo, wala pa po siya. Ayan. So, yan yung mga yun yung mga features niya. May results. And then, pwede po kayo mag-create ng activity. So, since tayo po ay hindi pa naka-subscribe, limited lang po ang pwede nating magawa. So, ito lang po yung mga template na pwede nating gamitin. And, hindi po unlimited. So, ito po yung pictures. Pag basic or free, so, yung interactives ay 18. Printables, hindi po tayo pwede mag-print ng activity. And then, number of resources you can create is 5 only. So, 5 lang po yung resources na pwede nating magawa. Pag naka-standard po kayo, so ito po yung mga pictures niya. 18 po yung interactives. Ayan, match up. So ito, ibig sabihin yung template na magagamit nyo. And then 16 printables. Ayan, pwede kayong mag-print. Ito po yun, yan, mga ganyan. And then, unlimited naman po yung number of resources na pwede nyong magawa. Ibig sabihin yung games. Pag pro naman po, so 210 per month. So, ito po yung pictures niya naman. Interactives 33, ibig sabihin yung template na pwede nyo magamit. Unlimited po yung printables. Ay, 16 yung printables and unlimited yung number of resources. So, paano natin gagawin yan? Paano kayo mag-upgrade? So, dito po, kiklik nyo lang itong upgrade. Sa case ko po kasi standard lang. And then, pwede nyo pong gamitin dito kung ano yung card na meron kayo. So, Visa, yung sa Landmark, ATM, Mastercard, and so far naman po safe. So, madali lang po yan. So, pag in-enter nyo po dito yung number nyo, yung expiration and CBC, name on the card, and then i-click nyo lang po ito and then subscribe. So, safe naman po yung ano niya, yung kanyang information na ibibigay nyo. Para ma-enjoy nyo lang po yung features for standard subscription. So, monthly po yung payment yan. So, ganun po kung paano pong mag-subscribe. Again po, uulitin ko lang po na pwede po kayong gumamit kahit hindi kayo nakasubscribe sa kanila. Kahit naka-basic or free lang kayo, makagagawa na po kayo ng basic activities. Kaya lang alam po, limited yung pwede nyong magamit. Eh ma'am, paano kung ayoko pong gumawa ng activities, gusto ko lang pong mag-search na lang? Pwede po. Kasi yung ginagawa ko po nung una, ay, ang ginagawa ko po nung una is, ginagamit ko lang po yung available na activities na meron dito sa community. So, teka lang po, ipopost ko lang po at ipapakita ko sa inyo. So, ayan, bumalik po tayo doon sa simula. So, halimbawa, ayaw nyo mag-subscribe, ayaw nyo mag-sign up. Pwede naman po, kung ano, lalo po sa elementary, marami pong very useful na game base. And based po sa aking experience, aking grade 7, ay very effective po ito, lalong-lalo na sa mga time na sa tingin nyo eh medyo inaantok na ang estudyante, pwede po kayo mag-icebreaker na gamit yung mga activities na available dito. So, ayan po. Punta lang kayo, halimbawa, hindi kayo nakasubscribe, punta lang po kayo dito sa community. And then, itatype nyo lang kung ano yung gusto nyo. Meron po siya, available po siya sa math, English, and science. Hindi ko lang po siya na experience na i-type yung mga iba pang subject, pero yung basic subject like yung mga major subject like English, Science, Math ay pwede po. Katulad din po, addition using object, start lang po and then yan. Tatawag lang po kayo ng bata halimbawa para i-answer yan and then hayaan niyo po silang pumunta sa unahan para i-click po yung tamang sagot. Halimbawa, ang kinilig niya ay 6, so lalabas po diyan yung X. And ipapakita niya rin po yung correct answer. Halimbawa po yan, 2 plus 2. So, kiklik niya yung
Ayan, meron po yun. Automatic na labas po yan. So, i-click po natin yung ibang. Halimbawa ito, Miss Chase. So, marami po ito. Na talagang malilibang ang mga estudyante, lalo na po ang elementary. So, di ba as a teacher, minsan wala na tayong time gumawa ng mga ano instructional materials. So, ito po ay napakadali at mas engaging. So, 7 plus 3, halimbawa ang sagot ay 10. So, ito. Pipili lang po kayo ng estudyante or pwede nyo silang i-group. At yung member na napili ang magre-represent sa bawat group, sila po yung papuntahin nyo sa unahan. So, yan po yung ilan sa mga example. So, para po sa paggawa ng activities, ipapakita ko po sa inyo sa part 2 ng aking YouTube present, ang aking YouTube channel. Yung part 2 po nito. Thank you po at huwag niyong kalimutang mag-subscribe.